sakim sa pamamahala o pangangasiwa. Napakarami po niyan. Kung ang samahang pangrelihiyon ay pinangangasiwaan ng nagtatag at ayaw niya itong bitawan sa ibang tao kahit mayroong ibang kwalipikado, katulad ng ating mga nakikita na ipinamamana at isinasalin ang pangangasiwa sa kanyang mga kaanak, hindi po ba yan ay isang kasakiman? Hindi po ba yan yung sinasabi ni San Pablo na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Pero hindi natin naririnig na ito ay kanilang binibigyan ng diin sa kanilang pangangaral. Marahil baka ayaw nila sila yung tamaan. Pero maliwanag po yan na nakatala sa sulat ni San Pablo. Ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Saan ba pwedeng maging sakim ang tao? Sakim sa pera, sakim sa kapangyarihan, at sakim sa pangangasiwa. Para bang sila lang talaga yung may-ari ng kanilang itinatag na pinangangasiwaan? Kung sakali po at inyong nagustuhan ang episode na ito, marami pong salamat at sana po ay makapagbigay ito sa inyo ng kaunting kalinawan, lalo-lalo na doon sa mga pumupuna sa simbahang Katoliko. Sana magdalawang isip sila ngayon at suriin din yung Biblia kung ano nga ba ang problema sa sinasabi nilang pagsamba sa Diyos.